In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. Amen. That thy promise may the Lord open our eyes today to the power of the new, of the resurrection, and transform our doubts and fears into confident faith and boundless joy. Today too, his divine mercy Sunday, promoted by St. Faustina Kowalska. This devotion is a perennial invitation for us to face, with confidence in divine goodness, the difficulties and trials of the present and the future. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. You were sent to heal the contrite heart, hear me, Eliezer. Hear me, Eliezer. You came to Polisinas, Christi, Eliezer. Christi, Eliezer. You are seated at the right hand of Father in the sea for us, hear me, Eliezer. Hear me, Eliezer. Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, God,
wilderness of faith. Now the people you have made your own, increase, we pray, the grace you have bestowed, that all may trust and rightly understood. In one, they have been washed, by whose spirit they have been reborn, by whose blood they have been redeemed. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the Acts of the Apostles. They devoted themselves to the preaching of the apostles and communion life, to the breaking of bread and to the prayers. All came upon everyone, and many wonders and signs were done through the apostles. All who believed were together and had all things in common. They would sell their property and possessions and divide them among all according to each one's need. Every day, they devoted themselves to living together in the temple area and to breaking bread in their homes. They ate their meals with exaltation and sincerity of heart, praising God and enjoying favor with all the people. And every day, the Lord added to their number those who were being saved. The word of the Lord. Thanks be to God.
A reading from the first letter of St. Peter. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who in His great mercy gave us a new birth to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by the power of God are safeguarded through faith to a salvation that is ready to be revealed in the final time. In this you rejoice, although now for a little while you may have to suffer through various trials, so that the genuineness of your faith, more precious than gold that is perishable, even though tested by fire, may prove to be praise, glory, and honor at the revelation of Jesus Christ. Although you have not seen me, you love me. Even though you do not see him, not yet believe in him. You rejoice with an indescribable and glorious joy. As you attain the goal of your faith, the salvation of your souls, the will of the Lord. Thanks be to God. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he allowed them his hands and he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained." Thomas, called Didymus, one of the 12, was not with them when Jesus came, so the other disciples said to him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the mark
of the nails in his hands and put my finger in his, into the nail marks and put my hand into his side, I will not believe. Now a week later, his disciples were left inside and Thomas was with them. Jesus came, although the doors were locked, and stood in their midst and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands, and bring your hand and put into my side, and do not be unbelieving, but believe." Thomas answered and said to him, "My Lord and my God." Jesus said to him, "Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen and have believed." Now Jesus did many other signs in the presence of his disciples that are not written in this book, but these are written that you may come to believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that through this belief, you may have life in his name. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Christ is risen. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Thanks be to God. Bilang pagkapatuloy po ng ating pagdiriwang na dakilang kapistahan na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, ang Pasko ng kanyang muling pagkabuhay, ay patuloy tayong inaanyahan ng Diyos na makita natin ang dakilang biyaya na ipinagkakaloob sa atin. Kaya yung pagyaya niya ngayon ay mapalad. Kasi po yung sin na ipinayag po sa banal na kasulatan ay ang pagpapakita ni Jesus sa labing sa kanyang mga alagad. Di malamang last Sunday, si pinagdugtong natin yung pangyayari. Yung pangyayari ang nakaraang linggo na siya nagpakita sa sampu. Absent ng dalawa. Wala si Judas Iscariote at wala si Tomas. Ngayon naman, sa ibanghelyo ni pinayag natin ay sa araw na ito ay muling nagpakita si Jesus. Nandito si Tomas. Pero wala pa rin si Judas Iscariote at hindi na makakasama bakit nagpakamatay. Pero si Tomas ay noong pinagpakitaan ni Jesus ay mayroong pag-alindakan. At ito'y pinawi ni Jesus sa pamagitan ng pagpapay, pagpapakita ng kanyang mga sugat sa kamay at ng kanyang panibirang. Pero bahagi yun akong saan ay higit na ulog yun ay isang pamanig ng buong kapal. Anong sabi niya? Mapapalad ang mga nalalali kahit hindi nila nakikita. Mapalad ang mga nalalali kahit hindi nila nakikita.
Magkasama tayo doon. Kasama tayo doon sa tinatawag po natin mga nananalo. Kahit hindi natin nakita, katulad ng pagkakita ng 11 alagad, 12, 11 alagad ng ating Panginoon Jesucristo. Pero ano nga ba yung pagpapag-usapan natin ng pananampalataya? Yung model ng pananampalataya. So dito po kasi inigit na po sa ating makita po natin. Sa dakilang kabistahan na itinalagarin po ng simbahan, yung second Sunday of Easter ay itinalagarin ng simbahan bilang Divine Mercy Sunday na ipinagdiriwang all over the world by ng simbahan mula po noong year 2000 sa visa na kaubusan ng ating Papa Juan Pablo II na yung second Sunday of Easter will be the Divine Mercy Sunday. Alam mo, sinabi ba natin dakilang ama ng Diyos? Kasi sinabi natin because of God's mercy. Ano yung sabihin na hindi mo pwedeng makating maliban lamang sa awa ng Diyos. Kahit na magpakabaligtad ka, hindi mo makakamigyan kung wala yung awa ng Diyos. So, kaya po, bahagi nito yun, yung tinatapos po natin yung pananampalataya. At meron pa ang isa, ano yun? Yung kapatawaran ng kasalanan. Kung sinabi natin, it is out of the mercy of God, hindi namin karapatan. Hindi namin karapatan na mapatawad ang ating kasalanan. Na hindi natin privilegio. Bakit tayo nakakatanggap ng pananampalataya at kapatawaran? Gawa lamang ng awa ng Diyos. Through the initiative of God. Kung wala yung awa ng Diyos, hindi namin makakamit ang pananampalataya at ang kapatawaran ng mga kasalanan. Eh siguro, sa aking pag-ano, kapag sinabi natin awa ng Diyos, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang awa. Nasa na yun yung gawa ng tao? Ay yung gawa ng tao yun, yung pagtangka. So sa pamagitan ng pagkamatay, ngunit kumakuhay ng aming Panginoon Jesucristo, yung pagliligtas na ako maging posible. Pero kung wala tayong pagkilos, parang sinabi na ang Diyos na sa pamagitan ng kanyang muling pagkakas, binuksan niya ang dami. Pero kung hindi ka papasok dyan sa pintuan na binuksan ng Diyos, hindi mo rin makakamit ang buhay na walang hanggan. Pero gawa kong pagbubukas ng Diyos ng pintuan ng dami, kaya matatanggap mo ang kaligtasang dulot niya. Kung hindi binuksan ng Diyos, nobody can enter salvation. Kailangan magkakaroon ng kaligtasan ng gawa ng alin. Gawa ng pagbubukas ng Diyos. Pero ikaw, hindi kilos ka para pumasok sa pintuan na dulot ng kaligtasan ng Diyos. Pero kapag pinag-usapan natin, yung awa ng Diyos sa larangan ng pananampalataya, ay ito yung sabi natin na binigyan ng Diyos ang bawat isa ng puti ng pananampalataya. Kung tatanggapin mo, good. Pwede mo bang tangiyan? Pwede. Katulad yung bawat ko rin sa tutumas sa ibanghelyo natin. Anong sabi ng buong may kapanak mo siya na ipinamalik, ipinakita niya yung kanyang mga kamay. Pwede ba hindi maniwalaan ni Tomas? Pwede mo. Pwede ba magbigay siya ng ibang dahilan? Pwede siya magbigay ng dahilan para magmaniwala na si Kristo yung muling nabuhay.
Sabi nga ay, paano pa ito kung si Judas? Kung si Judas ba ay babalik? Bibigyan pa siya ng pagkakataon ng Diyos. Bibigyan siya ng pagkakataon. Kailangan nila. Iba yung pinili ni Judas. Ano yung pinili ni Judas? Ang sumubo. Ang huwag lang magtiwala sa Diyos. Ang matakot na nawalan na siya ng pag-asa sa kanyang kinahinatnan. Kaya alin, nagpakamatay na lamang si Judas. Pero ganun din ang awa ng Diyos. Kaya nga po, huwag natin kalimutan na yung awa ng Diyos ay nagpakalawa. Walang katapusan. Walang hanggan. Walang limitasyon. Kaya nga po sa atin, kahit na tayo ay pinagkasala, ay may pagkakataon na pwede pa rin tayo bumalik sa ating pananampalataya. Hindi ang katulad sa iba na alin na kapag kinilalag ka na ng kanilang simbahan, hindi na pwede bumalik. Sa atin pwede pa, as long as handa kang lumapit at tumanggap sa pananampalataya na dulong ng ating Panginoong Jesus Kristo. Yun ang dakilang awa ng Diyos. Yun po ay sa usapin ng pananampalataya. Paano sa usapin ng pagpapatawad? Yung ipinahayag ko na Jesus sa Ibanghelyo natin ngayon na ibinigay niya sa kanyang mga lagad na ang sino mang pagpapatawad nito ay pinatawad na nga. Ang sino mang hindi niya pinatawad o hindi nga pinatawad, ito ay kapangyarihan na ipinagkaloob ng Diyos sa mga apostol na pagpapatawad ng mga kasalanan. At pinapakinabangan natin ngayon sa pamamitan ko na sakramento ng umpisa na inyunulog sa atin sa pamamitan ng mga obispo at ng mga pari. Handa tayo patawarin. Pero hindi lang mga ito sa kapangyarihan ng pagpapatawa kung naiso ibangin sa atin natin na ang kapatawaran ng kasalanan ay nagkaroon ng kaganapan gawa ng halin, gawa ng awa ng Diyos. Hindi po lang galing sa atin nun. Ito pinagawa ng Diyos. Kasi nagsisikap. Hindi. Unang mga gawa ng pinagawa ng Diyos sabagat ang Diyos ay kapagpatawa. Hinayahan niya sa pamamitan ng kanyang pag-ibig ng pamatay at muling pagkabuhay na ipinuksan niya ang kapatawaran ng sino mang nagnanais na lumapit sa kanyang harapan. So yung kapangyarihan na humingi ng tawad, ang kapangyarihan na magpatawad, at ang kapangyarihan na humutusin po ay magpatawad sa mga kapwa na nagkasala sa atin. Kaya po, kung marunin ninyo, sinasabi na to forget is human. Ah, sorry. Sir, to forget is human. To forgive is divine. Kaya kung minang sinasabi ng tao na, pata rin, hindi ko kayang magpapatawad kasi bakit? Tao lang ako. Tama. Kung hindi ka hihiling ang tulong ng Diyos, kung hindi ka hihiling isasalok sa balon ng awa ng Diyos, hindi ka makahihingi ng tawad at hindi ka makapagpapatawad sa mga tao na nagkasala sa iyo. Yung pagpapatawad at paghihingi ng kapatawaran ay makakamit mo lamang gawa ng awa ng Diyos. At yun po ay higit na ipinamanay ko sa atin sa pamamitan ng sakramento ng umpisal. Tawagin po natin, institutionalized. Pwede ka humingi ng tawad. Kaya
Pasok, humingi ka ng tawag. Pwede kang humingi ng tawag kahit na paulit-ulit na ginawa mo ang iyong kasalanan. As long as humingi ka ng tawag, patatawarin ka ng Diyos. Yan yung dakilang awa na pinagkakaloon ng mga ginawaan. Sa pamamagitan ng kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya dito, bahagi rin ko nito. Kaya pinag-usapan namin yung immense mercy of God, yung lalim ng awa ng Diyos, ay siyang pinanggagalingan ng lahat ng ating pag-Diyos, lalo-lalo sa usapin ng pananampalataya at sa usapin ng pagpapatawad. Kaya ako, ay kumisan na yung mga nagsasabi na, ah, Father, bakit ba ang simbahan ay ayaw ng death penalty? Kasi bakit? Dahil sa dakilang awa ng Diyos. Kasi sa oras na pinarusahan mo ang tao ng kamatayan, binigligyan mo na siya ng limitasyon. Alam, hindi ka na pwedeng magbago. Ang awa ng Diyos sa iyo ay mayroong hamparan. Hanggang dito ka lang. Kapag nagawa mo na ito, todas ka na. Sa amin, kaya ayaw natin ang death penalty, alam bakit? Kasi, ganun ang awa ng Diyos. E pagkakar, napaka-masamang tao yan, hindi ikulong mo. Restrain him or restrain her. Ay, magpapayad mo ng utang. Magpapayad ng utang yan. Maliwala mo sa ating turo ng purgatorio at ng pagkaunawa natin ng judicial system. Pero sa oras na yan ay pinatay mo, sinabi mo na yung awa ng Diyos may hangganan. At ikaw ang pumutol at nagbigay ng hangganan ng nabangkit na awa ng Diyos. E parang sinabi mo na yun yung kagustuhan ng Diyos. Hindi, no? Yung nakilang awa ng Diyos ay isang awa ng Diyos na kung saan dapat bumaloy sa aking pagkilos. Kaya nga po sa dalawang bago nito, sa usapin ng pananampalataya at sa usapin ng pagpapatawad ng mga kasalanan, kung tayo nahihirapan niya rin, lumapit tayo kay Jesus. Kung halimbawa po na nahihirapan tayo ng maunawaan at manampalatayanan ng turo ng simbahan, sabi natin ay, Panginoon, tulungan mo ako. Padaluhin mo sa akin ang iyong awa. Paunawa mo sa akin ang iyong turo ng pananampalataya. Nahirapan tayo humingi ng tawad. Nahirapan tayo magpatawad. Dumami tayo kay Jesus. Kasi siya lang ang makapagbibigay sa atin ng lakas. Kasi bakit itong dalawang pagkilos na ito ay nagkaroon ng kaganapan? Gawa lamang ang awa ng Diyos. Binigyan ng posibilidad ng Diyos at binigyan tayo ng kapasidad na may isa kapagmaran ito. Ano lang kailangan? Kailangan lamang kumilos tayo. Lumapit tayo sa kanyang harapan. At ibigin namin mabarhan ang awa ng Diyos. Tulungan mo ako maging manatag sa aking pananalig. Dakilang awa ng Diyos, tulungan mo ako makahingi ng tawag. Dakilang awa ng Diyos, tulungan mo ako magpatawad. Kasi magagawa lamang natin ito kapag dumadaloy sa atin ang awa ng Diyos. Battery po ba sa'yo?
I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived with the power of the Holy Spirit, and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate.